Maganda umaga po kay Good morning. Tawagin ko itong veterano ha. Kapag pinag-usapan natin ang rules ng parliamentary proceedings ano po sa Kamara, si Congressman Neptali Gonzales Jr. ng Mandaluyong. Good morning po, Kong Boyet. Good morning, Ted. Of course, kay DJ Chacha, magandang umaga sa ating taga-subaybay. Good morning po sa inyo lahat. Salamat sa panahon. Kong Boyet, paano po ito kung sakasakali pong wala talagang sisipot sa tanggapan ni VP Sara sa plenary hearing po sa kanilang budget? Meron na ho bang ano dito, corresponding rules kung paano po ma-resolve yan? Well, ang Ted, ang nakasala ngayon sa plenary is the entire budget. Hindi lang naman yung budget ni ni VP Sara. And from all indications, dahil parang sumulat na yata siya, talagang wala siya intention na dumalo at mag-designate kung sino man ang magre-represent sa OVP. Kanyang opisina. Well, if you will recall, dun sa committee, ang nilabas ng committee is yung parang nagkaroon ng committee amendment doon sa kanyang budget na tinanggal at nirealign yung mga MOOE na mga, alam mo na, yung hindi kasama sa operasyon ng kanyang opisina at ibinalik doon sa mga ahensya ng inirealign doon sa ahensya ng pamahalaan na may kinalaman dito, DSWD and so forth and so on. So, ano ang mangyayari mamaya? So, pag tinalakay yung inopen na uli, kasi supposedly isang araw yan at ngayon lang tinalakay, kung i-open yan, of course, the budget will be defended by kung sino man. Hindi ko alam kung sino mag-defend, kung si Stella o si Stella. And then, you open yan for interpellation, maaring magtanggap ng mga manifestation, etc. O tatanungin si Stella o sino man na magdi-defend. Mm-hmm. And then, at the end of the day, assuming na walang dumating doon, nothing prevents the House, alam mo naman ang plenary, nothing prevents the House to terminate yung kanyang budget, yung deliberation doon sa kanyang budget. Kasi hindi naman pwedeng iwanan mong bukas yan na hindi mo i-terminate dahil last day namin ngayon. Hindi mo naman pwedeng isakripisyo ang buong budget just for the sake na napilitin mo na kailangan dumating siya because hindi namin maa-aprobahan yung budget. So ang mangyayari po, posible, kung ako lang tatanungin mo, I do not know. Ito ang mangyayari. Ako lang, sa pantaha ko, nothing that prevents the House later on na kung magkakatanungan man kahit na wala siya ay i-terminate din yung kanyang deliberation sa kanyang budget at pagdating na at pag na-approve na on second reading ang lahat ng budget, then during the time of amendment then bubuksan ang period of amendment. Ang pagkakaalam ko, yung sinubmit lang ng Committee on Appropriation na committee report with amendment will be yung sa OVP. Okay. At pagkatapos noon ay sasara na yan dahil ang individual amendment will be left for the small committee to be created to decide and to tackle later on. Okay, sige po. Para mas maintindihan po ng ating mga kababayan, Kong Boyet, ngayon kasi lumalabas po na parang ngayon na second reading ito, di ba, sa proseso ng panukala. So second reading ngayon, and then kasi nga po ito certified as urgent na, ang panukalang pambansang budget. Ngayong gabi din, sasarhan ito, yung second reading at magiging third and final reading na, di po ba? Yeah, oo. Okay, sige. Ang mangyayari kasi, di ba? Hindi katulad ng mga, ikaw, na naging once upon a time, nagkasama tayo sa Kongreso. Alam mo naman na pag sinara na ang debate, you open the period of amendment, di ba? And then, ang una itinatalakay dyan will be the committee amendment. Dito, ngayon ko lang nagkaroon ng committee report ng APRO, isa lang ang committee amendment dito sa pagkakaalam ko. Yun yung inirealign yung mga MOOE ng OPP sa other agencies. So, paaprobahan mo yan. Pag naaprobahan mo yan,
ang hindi katulad ito ng regular bill na ibinubuksan mo ng committee amendment, ng individual amendment rather. Mm-hmm. Kasi pag binuksan mo ang individual amendment, you can just imagine 300 congressmen, o lalo sa, na baka lahat yan, magkaroon ng individual amendment na madagdaga ng pondo ang kanyang district, hindi kami matatapos. So ang ginagawa niya, nag-create talaga ng small committee. Kaya when you close the, when you approve the bill on second reading, subject sila sabi mo subject to the amendments to be processed and approved by the small committee, then you approve it on second reading, di ba? Okay. Opo. And then because then sabi mo certified yan, then pagbobotohan na yan ng third reading, then ma-approve ngayon ng on third reading yan, subject then doon sa mga committee small na individual amendments to be processed by the small committee. Yun eh, pagdating ng budget, yan ang naging patakaran. Opo, yun nga po yun. Kaya ho, ang lahat ng ito ho naman ay ipapasana, ipapanik na sa Senado for their deliberation. Okay. At maghihintay That's po kayo sa kanilang version tsaka na po mangyayari yung bicameral conference nila. And then magkaka-bicam later to reconcile. Palagi naman pagdating ng budget, may bicam palagi yan dahil may version ng Senate. Opo. Mag-ano sila, either they will seek amendment to our version kasi ang House nag-emanate ang approved bill. Opo. Yun. Sige. So, pero ho dito, maaari ho ba natin sabihin na ang inyo pong kung tama ang akin pong pakiramdam, ang inyo po ditong prediction kung ano yung sinasabi ng committee na 700 million plus lang to operate the OVP, no, sa kanila pong mga pangsweldo at mga panggastos, mukhang yun lang po ang ibibigay dito sa Kamara eventually. In all likelihood, Ted, kaya ako naman, not for anything else. Mm-hmm. Tunay na mahalaga talaga na yung mga head of agencies umaattend talaga sa mga committee hearing. Because there, right there and then, you are able to personally defend. Ba't mo kailangan ito, di ba? Ba't mo kailangan yan? Ba't kulang ba ang sinabit namin na proposal sa DPA? Ito ang ibinagay lang sa amin. Okay. Now, pag hindi ka nag-appear, then you lose that opportunity. Kasi pagdating mo sa plenary, hindi ka na makakapagsalita. Ang nakakapagsalita na lang dyan is the sponsor. Okay, so sige yun, po. Yun ang, parang palagay ko, yun na lang ang naging ng committee na hindi rin naman siya nag-appear sa committee, hindi niya defend. Mm-hmm. So then, walang basis ang committee to approve. Opo. Yung request na niya other than the regular MOOE ng kanyang opisina. Okay, sige po. So, Congressman Boyet, sa kasaysayan po ng Kamara, sa inyo pong tinagal-tagal dyan, ito ho ay isang president. No? Ngayon lang, ang isang head of agency o kanyang kinatawan ay hindi sisipot sa plenary na lang ho. Sabihin na natin sa plenary mismo para i-defend po ang kanilang budget, di po ba? Ted, sa pagkakatanda ko, even si dating Congressman Buboy Srihuko, when he became the director ng Tesla, hindi talaga siya sa plenary discussion ng kanyang budget. Kasi at that time, ang dami mga tanong ng mga anticipated na mga tanong ng mga members about the procurement ng Tesla at that time. So talaga hindi talaga nag-appear. Not even once talaga. Pero at the end of the day, syempre, ang responsibilidad din naman ng Kongreso, hindi tinitignan yung personal di ba? Tinitignan din yung programa of the department katulad ng Tesla. Hindi mo naman pwedeng dahil binwisit kami ni Buboy Srihuko din na siya nag-appear, isisiro mo naman yung dahil kawawa naman yung yung programa noong nung kanyang opisina. Ito pala hindi ngayon ko lang narinig ito. So meron na pala ng ganito pangyayari. Si Buboy Srihuko sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa. Sumalangit na ang kaluluwa niya talagang hindi may anino talaga ni Buboy, hindi talaga nagpakita. Kailan ba siya nag-test panahon ni Pangulong
Gloria? Hindi ko na matandaan. Anyway, opo. Sige, so nangyari na pala ito. Pero binigyan pa rin po ng budget. Oo, binigyan pa rin kasi may programa eh, di ba? Ang mga Tesla, may mga empleyado yan eh. May binabayaran na ano yan, mga utilities, etc. Hindi naman pwede dahil alam mo na, at that time, talagang siguro natakot siya dahil tatanungin siya ng sa malangit na makaluluwa niya, Ted. Siguro natakot siya dahil sa maraming mga nakalinya, hindi na talaga sumipo, talaga nagpakita. But nevertheless, duty ng house is to ano eh yung tignan yung kabuuan ng budget ng gobyerno eh na hindi lang yung isang ahensya ng pamahalaan. Sige po. Okay, panghuli na lang po Kong Boyet, baka lang ho kasi kapag kapareho kayo ng rules. Matanong ko lang po kayo no bilang bihasa nga sa mga committee rules na ito. Kapag po sinabing executive session, di ho ba lagi yung pawang mga miyembro lamang ng Kongreso ang makikinig? Opo. At bawal mong sabihin sa publiko kung ano ang mga napag-usapan, di po ba? Correct. In fact, pag hindi recorded yan, ano, pinalalabas lahat ng staff, walang stenographer, talagang mga member lang ng house. At talagang usapan talaga doon. Kung ano man ang pag-uusapan remains doon sa doon sa executive committee. Pero alam naman, hindi natin mapipigilan kumisan yung ibang mga member diyan nagliliik without being attributed sa BN. Okay. Without attribution pero ito ganyan. Pero okay. Ang problema niyan, Ted, yung kanina kasi na monitor kita tayong dalawa ni DJ, you know, pinag-uusapan mo ano ang paano yan? Marirefer ba ng committee report yan? Mm-hmm. No. Hindi ka pwede mag-refer ng facts na nakuha mo sa sa executive committee because dahil walang record yan eh. Mm-hmm. So, paano mo i-refer? Kasi kung halimbawa, kung pare-pareho pagkakaintindi nyo, kasi kung alam ba, iba ang pagkakaintindi nito, iba pagkakaintindi nito, and then lalabas lang sa committee report na supposedly naging confidential, baka magkaroon ng problema. Kaya, and when you do that, then practically, lahat ng other committees that might be needing a committee report, hindi na magkaroon dahil yung executive committee dahil matatakot na yung mga magte-testify diyan na yung pala lalabas din naman pala eh no. Okay. So yung mga nakukuha mo lang information during the executive committee meeting. Pwede mong magamit na pamamaraan kung paano mong ma-unearth doon sa iyong committee without referring to it na sinabi kasi dito eh you do your work para nabibigyan ka ng mapa on how you do it without necessarily referring in actuality doon sa nakuha mong information doon sa executive session. So kung Boyet, Pepe, di ba na among the members of the committee present doon sa executive session na yan, vote na sabihin nila na, sandali lang, mukhang tingin natin hindi naman ito dapat itago sa publiko. Can they vote and say sa committees open to the public na hearing na ito ang mga pinag-usapan namin doon eh. Oo, at pwede ba nilang ilahad yung kung meron silang boto ng mayorya ng mga miyembro na andun sa executive session? Ako lang, Ted, kung tatanungin mo, I don't suppose so because that defeats the purpose of an executive meeting. Ano? Mm-hmm. Kasi kaya ka nag-executive session is for the committee na yung sino man na makapag-unearth ng facts that may guide you later on. Hindi yung... Okay. Yung parang ang mangyayari pero, niya, parang nag-tridoran eh, di ba? Pero kung di ba dalawa lang naman ang naalam ko so far ha, na rason kung bakit may executive session. Una, if it involves national security. Second, kung meron itong public safety issue. Oo. Meron pa bang pangatlong reason? Kasi kung hindi naman sakop yung dalawang binanggit kong dahilan, ano ang katwiran kung bakit hindi mo maisa publiko yung napag-usapan?
kung mapapansin mo, Ted, may mga committees din na gumagana ngayon, ano, na parang inaano, sige na, magsalita ka na kahit doon sa executive, ano, without necessarily referring to ano, no, yung, yung sinasabi mong national security, no, yung Quadcom, sabi ka na lang, you owe it to the country, ganyan. Then, assuming na pagbigyan, hindi katulad kahapon, yung nangyari sa Senate na nag-executive session sila kay Alice Goh. Hindi ko alam kung ano yung nire-relate ko. Ano. Ngayon, ang tanong mo, kalimbawa, ito pala, ganyan-ganyan eh. Pwede ba tayo bumalik sa committee at pagbotohan natin? Tinuro ni ano si ganyan eh, di ba? Then that defeats the purpose of the, ano, the executive parang, session. Parang inano mo lang siya, parang identize mo lang siya. Okay. Ang akin lang, kung may mangyari na itinuro na tao doon sa ano, then that gives you a map. Kung paano mong gagamitin yung mapa na yon na at the end of the day, matuturo rin kung sino yung nire-refer ng tao niya without referring in definitively na ito yung sinabi doon sa executive session. Okay, opo. Sige po. So, pwedeng nagbanggit siya ng dating police na tumulong sa kanya makatakas without mentioning, imbitahan natin yung police na yon without saying na itong source namin si Alice Goh doon sa executive session. That is correct. Okay. Okay, sige. So, salamat na marami. Kung Boyet, kami po'y muli. Natuto po dito sa ating pinag-usapan para lang ho din magkaroon ng ano ng tamang kaisipan po ang ating mga kababayan. Salamat, Kong Boyer. Gusto ko matuto, Ted, kung paano mo ako tuturuan sa mga short game mo sa golf. Opo. Salamat po na marami. Thank you, sir. Opo, thank you. Si Congressman Neftali Gonzalez, ang kasalukuyan pong Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations at nakailang pong term na siya ang Majority Leader, baby girl. When you say majority leader, you really have to be bihasa. Yeah? You have to be an expert sa parliamentary procedures kasi bakbakan yan kung sakasakali po ang kapag may mga question, yung mga parliamentary inquiry, yung mga point of order na mga ganyan, yung mga prejudicial question, your speech, Mr. mga ganun-ganun, yan. Kinakailangan, kabisado mo yan. Otherwise, masusupalpal ka ng ilang mga miyembro kung di mo yan kabisado. At sumalangit na nga po si Buboy Sihuko. Opo, ito rin po yung kongresista dati na talaga namang pinupuntahan ng Sergeant at Arms at binibitbit palabas ng plenaryo dahil din po sa kanyang mga sa kanya pong mga motion during po the plenary debates. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.